yung sa inyo lahat. Sa mga nagpapabati dyan. Where's BJJ and Wings now? Laglag na po ang BJJ kahapon. Nakakalaban nila yung mga tropa pips. So ayun mga kaibigan, kung may mga kasi may mga tao nagagandahan sa mga tugtugan natin dito, pwede nyo i-type dyan sa chat. Exclamation point playlist. Makikita nyo lahat ng tugtugan na napapakinggan nyo kapag downtime or nagbi-break tayo ng onte, nag-aantay tayo ng game, nandyan lahat yan. So yung mga kaibigan, LGD Gaming with the Morphling. Hmm? Uy, magandang pick yan. Morphling pick. Is it time for that? Tapos may Legion Commander hindi, pa sila rin. Binanan na sa kanilang AM eh. Hindi, kasi may Jagger. May Jagger na sila. No point of them picking yung mga yan. Pero I think this is going to be a Morphling mid or a Legion Commander mid hindi. Probably. At tingin ko ang pagtatapatin nila dito, Juggernaut tsaka Legion Commander, yun yung iniisip ng LGD Gaming. Well, for the side of Invictus Gaming, madami pa silang choices. They can still pick a mid lane hero para hindi mag-ano kahirapan. Pero OD ang pinili na dito. So that means carry Juggernaut po ang mangyayari mga kaibigan. So tignan nyo ang lineup. Press 1 kung LGD, press 2 kung Invictus Gaming, ilagay niyo yung opinion niyo kung bakit niyo pinili at maging involved dito sa casting na ginagawa namin. Ito na ang kompleto Recados na lineup ng magkabila ang teams natin. I think I'm in favor of IG to take this game. 3-0 the series para dito. Makasecure na sila, makapagpahinga na sila. They got a very good Monkey King dun sa kanilang lineup na andali-daling i-counter kung ano man ang pangagiging plano ng LGD. Pero dito. Ito Kuya Dia, kapag Invictus Gaming dito, sila ang nanalo. This is a statement game for China as well as the world na we are back, na hindi na kami kakangkong dito sa mga susunod na tournament, na pwede na kami i-invite uli, pwede na kami mag-champion, championship caliber team na kami uli. True. with the inclusion or with that ano, with burning going back to the carry role. So ayun mga kaibigan, nakikita nyo naman, tamang chill lang tayo. This is Manila Masters China Qualifiers presented to you by PLDT and Smart. Organized by Mineski Events Team and ESL. So ayan, maraming salamat sa mga sponsors at organizers natin for making this possible. At huwag yung kakalimutan, Manila Masters May 26 to 28. So kung wala ka pang ticket, ano pang inaantay mo? SM bili na kayo, tickets, SM na Ticketnet kayo. And ay nasa na. Nasa yung game natin. And we are now in to the game batters. Pakilala mo na ang mga mandirigma natin para dito sa nagagaling. So ayun mga kaibigan, for IG it's Q on that Crystal Maiden, OP as the Outworld Devourer, XXS as the Clockwork Bobo ka on that Monkey King, Burning as the Juggernaut. Well, for the side of LGD, it's Yao on that Lion, XZ as the Centaur War Runner, maybe on the Legion Commander, M99 as the Keeper of the Light, and Ame as the Morphling na mahilig sa sanga. Okay, so that's it. That's it, mga kaibigan. On the Radiant side na, itong IG. Tignan natin kung paano ang magiging galawan. Si Bobo ka, magaling, ay, magaling na, you know? Monkey King. Magaling na, ano, si Bobo ka. Hindi, magaling siya sa mga roaming heroes. Mga may impact talaga. So, ito nakikita mo si Bobo. Pero hindi sila lina ngayon, ha? Ano sila? Outworld Devourer, which is isa sa mga magandang counter sa Morph. Dahil nakukuha na mo siya ng intelligence and alam mo naman si Morphing, aksaya sa mana yan dahil pag nag-morph yan, pag nakakipagdigma. Pero Kuya D, in terms of Monkey King usage, ibang-iba din ang paggamit ng NA Dota sa Monkey King. Si Monkey King ni Sai. Tapos, si Sai pa lang naman si nakita mo nag-Monkey King eh. I mean, kumbaga, ni-utilize, kasi si Sai, ni-utilize niya, pati yung, ano niya, yung pagpapalitan nyo niya, na just go for the courier, patayin mo yon, magtago ka doon. Pero hindi natin nakikita na yun. Ginagawa yan, ginagawa yan kahapon. Hindi lang nila nagawa, pero ginagawa nung Monkey King yan. Kau naman, masyado akong pabor sa NA. Ganyan ka ba talaga? Hindi, tamang init lang. Kasi, ang top 1 ngayon is from NA. Ha? Which is Team EG. Ha? Alam ko sila ang top 1 ngayon eh. Hindi ko na-check wala, yung bago eh. Ang, para sa akin, sa isang buong taon ng top 1 yung champion ng TI. Hanggat hindi ka nagda-champion ng TI pa, yun ang top 1. So top 1, China.
Wings. Wings eh. Wings. Sila champion eh. Sila defending champion eh. Pero medyo nag-fall off ang Wings, kuya. Wala ako walang pakialam yung Wings sa nararamdaman nila. Nag-disease sila sa sarili nilang internet, mga kaibigan. Walang pakialam yung Wings sa nararamdaman nila. Kumbaga yung Wings, wala naman kami pakialam. Talunin nyo kami sa lahat ng tournament. Kami pa rin ng TI Champs. Kahit anong mangyari, TI Champs pa rin kami. Hindi kami nagpalit ng kahit anong roster. Kami pa rin ang kampiyon. So ganun yun. Clockwork dito. Pag meron ng team na kayang gumawa ng ginagawa ng Wings sa isang BO5 series, hindi sila pipili ng parehas lineup na hero. Parehong hindi sila baba ng parehas na ano, hindi nila, yung pipiliin nilang hero, hindi na nila ginamit ng mga previous game, tapos magcha-champion ka ng tournament. Kaya pag nagawa nila yun, pwede nilang talunin yung Wings sa ganun. Pero eto, hindi ata makikita yung word na nandun, he spots it out actually. Pero ito, tamang pero delegado, na medyo laggers, creepers ang perfect world server. The not so perfect world, mga kaibigan. Pero ito, OP na ikita naman natin na medyo tamang init lang. Tamang init lang talaga siya dyan. Indeed. Tignan natin dito. Tri-lane ng LGD nasa top lane. Alam natin na ang si Ame, ang kanilang carry dito. Legion Commander pinalubog. May Center War Runner pa nakasama. Ano kinawa nun dun sa ano? Wala. Sumilip lang siya. Kasi alam niya, wala siyang laban dun sa, ano eh, sa bottom lane. Eh. Kaya, pero I think it was a fatal mistake for LGD to think na juggernaut ni OP ang makikita nila. They actually put maybe on that LC, pero tumba dito oy, mga first kaibigan. Blood ang LGD. They will masyado siyang maasim eh. Mapapatay nila yung ano rito. Yung clockwork. And it will be the LGD striking first, pero hindi na bago yan. Lagi namang lamang ang LGD sa mga digmaan. Bakit ganyan? Try kaya natin rumi-connect direct. Try natin yung reconnect. Kasi kanina ayos eh. Kanina ayos eh. Nung nalag-lagli. Gusto nyo bang i-reconnect direct? Wala kami gano'ng makita eh. Yan, reconnecting muna tayo. Usapan muna natin yung lab team. Ano na bang plano mo, Butters? Wala kang plano. Wala kang maisip. Tamang ano muna? Anong tamang ano? Tamang planning muna. Magpaplano pa ako eh. Wala ka namang... Ano ba dapat plano, Kuya D? Magrenta ka ng ban. Tapos, kidnapin mo. Nakakatakot yung galawan ni Kuya D, mga kaibigan. Ayaw sa'yo na santong dasalan. Santong paspasan. Pero ayun, ka daw. Bobo. Ayun o, Bobo Kaka. Naku po, Bobo newbie yun eh. Newbie yun. Pinagsama si Bobo Kaka. Trash to. So yun. Mga besi, Kuya D. Butters, ano balita sa roster ni Miniski? Abangan nyo nga sa Miniski.net. Hindi nga namin po. Ako alam ko na kung sino line up, pero bawal ko pagsabi. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Kasi hindi ko pwedeng unahan yung Miniski.net. Baka maging si Duno.net na. No, Duno.net. Oh. Hindi pwede yun. Hindi. Duno ready. Pero maganda ang mga templahan. Inaabangan nyo yung lineup ng Miniski. Ako, hindi ko sasabihin, pero meron pa kayong dapat abangan. Yung lineup ko. So, ayun mga kaibigan, kung huwag kayo magtaka kung medyo mawala sa casting si Kuya D. Kasi medyo kailangan niya na mag-practice ngayon. Kailangan ko na mag-practice eh. Tinawag na ako ng mga manager. Kailangan namin ng veteranong 2-7 scrap. Oo. So, ayun mga kaibigan, sino kaya ang papalit kay Kuya D sa roster ng Sakita Knights? Siyempre Butters, huwag ka na mangarap. Nag-audition ka na sa amin. Wala pa rin eh. Hindi. Kumbaga, sino ang susunod doon? So, ayun nga mga kaibigan, kitang-kita naman natin. Igop dito, just using his astral. Uy, pero eto, nahuli na naman si Clockwork. Nahuli na naman si Clockwork dito. And Clockwork, he will fall down dito. Pero sinama niya na lang sa loob. Sinama niya sila sa loob ng ano, pero pwede ito, pwede pamatay. Pero hindi mamamatay ang lion dito. Uy, pero eto, the counter-engage. Delegado, pwede pa yun, no? Kung nakapagpakawala siya ng rocket player bago siya mamatay, he might gotten 2 kills on that particular instance. Kaso pero malungkot. Ang early laning phase natin dito para sa magkabilang team. LGD, here comes the Legion Commander. Legion Commander mid sila dito, no? Mid nila si Maybe. So ito mga kaibigan, nakikita nyo naman Bobo ka dito just pulling the lanes and getting his levels burning, mga kaibigan, ang bumubuhat sa team niya. Kinokontrol lang ni Berlin yung creepway para hindi so, umabot sa i-check Taurus. Natin yung so, last equilibrium nice. Nasa pabor niya. Ang nangunguna rito is si Ame, 24-14, pero si Burning is 25-9 na. So, halos parehas lang yung farming ng mga
position 1 nila dito. The mid lane, however, it's 21-4 for the OD, 14-1 para dito sa Legion Commander. So, naka-burning ang bola para dito sa IG. Of course, lagi namang naka-burning. Kaya nga tinawag na one true carry, mga kaibigan. Si Idol Burning, the Chinese sensation. Hindi niya kailangan ng arcana dito. Oh. Yung swaggy P. Yung lineup nila may mga arcana lang wala. Lang wala. Oh, swag lang ng pagiging si Burning eh. So pero paramdam ko kaya nila pinili kapon yung para ipakita na may arcana. Dati nung uso pa yung mga autograph card, alam mo bang napakamahal ng autograph card ni Burning? Burning? Oh. Magkano yung kay si Burning? Si Calvin may autograph card ni Burning. Oo? Oh. Mm. Pero magkano yung kay Burning? Magkano yung inaabot? Hindi ko alam pero... Pero alam ko, talaga. Ang mga mahal nun si Dendy... Sila, ano, wala, mas mahal yung kay Burning. Mas mahal talaga yung kay Burning. Pero eto, the Frostbite, will it be here at the day? Hindi nila pinwear sa ang issue dahil dumating si Leon Guerrero para subukang iligtas dito yung kanyang kakampi. So nakikita natin dito mga kaibigan, Bobo ka, medyo naglurking na siya dito. Hindi pa siya ganun ka-effective. Tignan natin, pero Setor Warrunner sinusubukang hulihin. Tatamaan ba? Tignan natin, pero wala. Naku, delikado si Unggoy dito, si Mongking Kong, mga kaibigan. Tumalon siya sa puno. Oh, pero hindi tatamaan ng stun. Tumalon ulit sa isang puno. Ay, naku po! Tumalon sa malayo puno. Ang ganda, universal slow motion dancer, mga kaibigan. Pero kitang-kita natin yung animation. Bakit? Ano universal slow motion dancer? Di ba may universal motion dancer? Oh, pag tumakal, universal slow motion dancer yun. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi mo kasi alam yung mga batang 90s. Mga batang 90s, uso yung mga hindi, alam ko street yung, boys, universal. Alam ko yung universal motion dancer. Eh, slow mo, di ba? Oo. Oh. Universal slow motion dancer. Ano ba iba, iba si Kuya D. Iba. Bakit? Nagulat ako doon, Kuya D. Iba, iba ang bars. Kailangan mo kasi ng matabang utak para maisip yung mga naisip namin ni Lon. Mga nasa ibang dimension kasi yung mga galawan namin. Mga cheekers. Hintay mo pag nilabas na namin sila Spencer at saka sila Wowie. Sa... si Spencer at saka si Wowie. Oh, bakit? Get down and move it all around. Si Spencer. Alam mo si Spencer? Si, alam ko yun yung... Alam ko dancer yun. Nakalimutan ko yung apelido. Naging collab team ni Juday yun. Si Spencer, hindi mo ba alam? Si Spencer yung collab team ni Juday. Ay, nako. Oh, bakit? Totoo naman. Iba. Na. Pero iba yung last hit dito, Kuya, din ni Burning. Ha? Kung titignan mo, 6 minutes into the game, 46. Uy, pero alam mo, mainit din yung bagong lineup ng Fnatic. Mainit. Di ko, nabalitaan ko. Nabalitaan ko na yung pero, bagong lineup ng Fnatic. Napakasakit. 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 Talaga magiging Southeast Asian powerhouse ulit yung Fnatic pag natapos yung lineup na yun. Pero ito, tignan natin, tumatakbo si pero Kaka. Ito, Kuya, di. Ito kasi naiisip ko eh. Ano? Nakapag ka na-reveal na yung lineup ng Fnatic, faceless pa ba? Bakit? Hindi, faceless pa ba yung magiging powerhouse talaga? Yung pinakamalakas? Faceless ang pinakamalakas sa ngayon. Southeast Asia ngayon. Pero pag nabuo yung tatlong... Ewan ko ha. Eto ha, sasabihin ko na lang sa inyo. May tatlong team na mababuo. Siyempre, yun sa Dominesky. Yung Fnatic, maganda rin yung magiging lineup. Yung isa, hulaan nyo kung ano. Pero hindi ako magbibigay ng clue. Pero malakas yung tatlong team na mabubuo na lalaban sa faceless. Matutuwa lahat ng mga doon, ng mga ano, Dota fanboys dyan. Ewan ko, may problema yung in-game mga kaibigan. Nilalaro kasi to sa China, sa Perfect World. So, perfect world. So medyo not tayo so perfect nag-adjust. World, tayo nag-a-adjust sa kanila. Kaya lag tayo. Pero sobra naman yung lag natin direct. Ano ba nangyayari dyan? So kasi ito ha, dedicated server kasi pagka NA yung mga pinanonood natin. Ha? So yun nga mga kaibigan, nakikita yung score natin ngayon is 1-2 kills going to the side of LGD. Pero ito din yung nangyari kanina. Dire's bottom tower is under attack. So ito mga kaibigan. So ito tignan natin, Hand of Midas up on the morning. So 7 minutes Hand of Midas, I think that is pretty late. 2 minutes late siya dito. Pero that's okay, at least it will boost his farm. Pero eto na, Burning mga kaibigan. Yung last hits ni Burning dito and denies. So tignan natin dito, Burning, network natin direct. Makita mo na, 8 minutes na, network na tignan natin dito. Etong si Morphling nangunguna, Jagger na to follow. Susunod si Outworld. Uy, pero ayun na naman. Matay na naman dito. Pero kasi si ito kasi yung nagiging problema. Ang ganda ng last hit na pinapakita dito ni Burning. Kaso si XXS. Ganun talaga trabaho ng offlane, mamatay. Ito mamatay. Oo. Hindi ito po, siya. Yung offlane nga ng LGD, di na lumini. Alam nila, chuchukchakin sila ni Burning. Pero si Burning to talaga. Si Burning ang bubuhat ng laban natin ito mga kaibigan. Lag hindi yung kami ang lag. Ang lag yung mismong server ng nilalaro ng Dota. Dahil nasa China sila naglalaro. Eh nasa Seiya kami. Pag kumunik tayo sa China, ganyan talaga epekto. Wala tayong magagawa. It is what it is, playa. So, yun nakikita natin. OD naman dito. Stabbing the time of his life.
Tego firm lang siya dito. I think he's gonna go for the Veil, pero he's gonna go for that Midas first. Hindi niya pipilit yung issue dito na lumaban agad kasi mukhang ano naman eh. Mukhang hindi pipilitin ng LGD. Inuna ang healing words dito. Tingnan natin ano mangyayari, pero mukhang magkakabakbakan. Oy, my guard. And they will be able to take that life ng KOTL. 3-2 is the scoreline. Nangunguna pa rin ang LGD dito, pero hindi pa pahuli ang Invictus Gaming that TI2 champs as an organization, of course. Hindi na yun yung mga player nila. So ito mga kaibigan, nakikita natin ang Universal Slow Motion Dancer. Talaga yan. Ay naku, si Spencer doon tsaka si Wawi. May mga bago kayong aabangan coming out from Kuya D. Ito, tignan natin mga kaibigan. Juggernaut leading the charge dito. Yasha will be the first item for Mr. Burning. Alam mo, naging staple na yung first item ng Manta style sa Juggernaut. Oh. Tapos followed by the Diffusal Maid. Kumbaga yung criticals din kasi. Hindi kasi basta offensive item yung Manta. Pwede rin defensive. Siya defensive item yan. Daming pwedeng i-dodge ng Manta kung nakuha mo lang yung... Si RDC nga kuya din. Kala ko nakita ko na lahat ng pwede i-dodge. Dina-dodge siya yung mga charge ni Baratroom. RP, charge ni Baratroom. Using the Manta style. So, ang daming gamit ng Manta style. Kung alam nyo lang kung gaano kaganda ang yung perfect timing. Kasi mawawala ka talaga sa animation. Parang nag-face out ka. Parang kan si Pac. Na nag-face out ka ng 0.1 second. Pero kailangan mo ng sobrang gandang connection. Sobrang gandang nun, reflexes din. Oo. Oh. Kasi isipin mo, nag-dagger sa kanya yung ano, sobrang bilis ng reflexes ni RTC. That just goes to show kung kaya gusto mo talaga maging player, kailangan dedicated ka rin. Ito, mid lane being assaulted by IG. Pero yun, ang ginagawa nila maybe dito eh. Ito na lang. Ito yung kaya natin patayin eh. Ito si Clucky. Uy, kaso ginarangan ng Kag, magkakaubusan ng mana at tinulak si Lion sa disposition na wala na yung hookshot and Lion will fall. Sumobra ang animation natin pero sa pull ng hookshot yun dahil lumapit si Clockwork. 3-3 is the score line pa rin dito. Mm-hmm. Kalaban daw ng Universal Slow Motion Dancer yung Street Boys. Back Street Boys. Sila Bong at saka sila Jong. Pero ito, igop mga kaibigan. Hindi high resetting yan. Kayang-kaya na super PC namin yan. Yung server nga yan, yung ping. Oo, yung server yan, yung ping. Yung delay sa Chinese server. Try mo mag-pop game sa Chinese server. Ganyan din lalabas sa'yo. Try mo mag-China. Try mo China number one. Yung mag-iba ng IP. Mag-peking IP ka. Tapos kaso ka sa Chinese server. Tingnan mo kung gano'n ko ka lang. Masakit. Cheat talaga sila dyan. Pero kayo mag-alala, wala naman yung ganyang issue sa mismong main event dahil dito na sila. Dito na sila lahat. Ito na si Monkey King ni Bobo ka mga kaibigan. Nagkakaabangan. What? Ay, sayang. Top tower is under attack. Sige, Butters, kasi mo mga. Pero ito mga kaibigan, Burning just taking the objectives. They are not letting LGD take a break. Remember, this is a morphling na medyo kailangan nilang ano. Pero nag-stampede! Para saan ka nag-stampede? Tingin ko, liligtas lang nila si morphling dito. Pero stampede is used to. Ibig sabihin, they will give up. So, ayun nga mga kaibigan. Medyo tamang init lang tayo dyan. Uy, naku po. Uy, pero ito, the five-man converge dito sa mid lane. They want to take this tier 1 tower sa baba para medyo ma-pressure na si Burning dito. Pero OP, andito siya and he will get the aggro of the creeps just to stop them. Pero ito na, mga kaibigan, XXS, he will go for the Lion. Yeah, will go down. Pero ayun, may pinalubog dito, pinalubog G. Mga kaibigan, yung illusion and he will just get out of harm's way. So, ayun, LGD dito will try to go for the objective pero at the same time, hindi nila makukuha at mamatay. Pero IG now, the leading in terms of kills dito. Morphling is still the leading hero in terms of network pero eto na si Clockwork. Mahuhuli nila rito si Legion Commander praising build. Kaso sobra, eto na si Kuya B. Kuya Burning, mga kaibigan. Mukhang di abutan. Tsus, lumalim ni Burning dito pero hindi po pwede sa ni Burning ang issue. Si Burning ka, hindi kasi bimbo. Tanda mo, si Burning ka. Magkalayo kayo ni Kuya Ombims dito. Pero eto, huy, naku po. Di, wag mo lang konto, okay lang.
Nakikita mo naman in burning dito will get tower after tower. All tier 1 towers are down for the side of still, NGD. Morphling is still leading in terms of network dito. Mm. And Manta will be up soon and up and running para kay Kuya Burning natin dito. Medyo semi-lag, ayan, medyo bumibilis na yung... well, Kuya, di talaga lalamang talaga si Ame because of those skills na binigay ni Clockwork plus yung Hand of Midas na maboboost yung farm niya na matindi-tindi dito. So, eto na, Burning will go for the Ancient Camps, just not stopping from getting gold. Ginagawa niya lahat, Blade Dance dito, ginagamit niya, and he will go for the Diffusal Blade. Yasha muna. Yasha muna, mga kaibigan. Pero si Igop. Si IGOP getting that kill dito. So, Center of War Runner will fall. Ang ganda pala ng Arcana, Kuya, din ng Monkey King. Nag-iiba yung kulay kapag tumataas yung level mo. Ganun talaga, parang yung sa PA yan, tsaka sa Juggernaut. Yung Juggernaut nagiging pulay. Pag naglagay ng ulti, nag-iiba yung kulay. Tapos kapag ni-level mo yung ulti, nag-iiba pa yung kulay niya uli. So, depende lang pala. Dapat meron na ilabas sa Dota na hero na nagiging ibon. Mang-counter sa Monkey King naman. Magiging hawk siya, tapos gala-gala lang siya, ganun. Pero Kuya, di hindi na malabo. Kasi sa totoo lang, ang ginagamit lang kasi nila, oy, pero ito si Ame, nakapag-replicate out siya. Ano? Yung, di ba kasi dati, limited yung Dota sa, yung heroes ng Dota dati, limited sa skills ng Warcraft. Ngayon, pwede na sila gumawa ng mga panibagong hero gamit ng panibagong engine nila at pakaramdam ko, matagal lahat na posible. Matagal na natin alam yan eh. Pakaramdam ko lahat matagal posible. Matagal na natin alam yan eh. Ano man nangyari siya, Bats? Parang sa mga hindi nakakaalam na viewer. Baka meron eh. Pero eto, tamang si illuminate lang. Pero si Bobo ka dito. Malit na talon-talon lang. Eh, sabi ko, alam niya kung nasa mahanap niya si Kotol dyan eh. Nasa tatalon-talon niya. So, kapag medyo may nagkaroon ng flank dito, ang Clockwork pati ang Monkey King, ramdamin mo na si Yao at si Tito natin kay OTL dito. Uy, maganda item choice dito ng Clockwork. This will allow him to get back into this game dahil meron na siyang Hand of Midas. Diffusal Blade now up and running sa kay Burning dito. So kung sino man yung magiging target niya ng Omni Slash, panigurado, mawawala ng mana. And level 12 na si Burning dito. Oo. Pero Invictus Gaming dito. They are now up by 2 kills dito sa laban natin. 16 minutes into the game. And one game away of securing themselves a spot at the Manila Masters. Or Masters Manila. Pero ito, IG ha, just being very dominant dito sa game natin na to. Burning, not going for his Manta style. Just going for the Diffusal. Pakaramdam ko magandang nga din dito kung mapapurge mo tong Morphling or if ever mapasok dito ng Clockwork ang Morphling or mahuli ng stun na mas mabigyan mo. Si pero ayun na naman. Okay, Burning na gusto mamatay. Siyempre, mamamatay ka na lang din. Mamili ka na. Pero si Igop naman ay. Oo. Mamili ka na sa nang papatay mo. Pero si Igop nga ay mamamatay dito. Mapapatay siya ni Yao. Alam naman natin, tagal na naglalaro sa LGD niyan sa Yao. So, ano ba? Kasabayan ba nila ano yan? Nila Shao 8 yan. Nila Shao 8, no? Diyan na talaga si Yao. So, dito. Uy, pero Burning will go in. Pero ayun, he won't go for the duel. Armlet of Mordidian, sinusubukan niya lumaban. Paano? Pero paano na? Paano nga? Uy, may pumasok si Center Warrunner. Kaso huli na lahat. Burning Omni Slash. Ginawa niya Beef Tenderloin, mga kaibigan. Hiniwa-hiwa parang tongkatsu. Ano, inayos niya. Ito yung Kasimo. Ito, bebenta natin mamaya ito. Yung tongkatsu. Tama. Tama yun. Ginawa niya yung tongkatsu. Kumaga, hiniwa niya. Ito yung Tenderloin. Ito na yung paa. Pang soup number 5. Ginawa niya. Kinalbento files niya na si Center Warrunner. Kalbento files? Bakit? So, yun. Alam mo ba yung Kalbento files? Hindi ko alam. Hindi mo alam yung Kalbento files? Hindi. Ano yun? Palabas yun sa Channel 2 dati. Ah, hindi kasi ako to eh. Hindi, ano yan? Hindi mo nabutan yan. Mga malamang text pa lang nilalaro mo nung palabas yan. Ano yan? Parang yung Soko ngayon. Ah. Kalbento Piles. Ganun. Kasi mga napapanood ko dati, ano lang eh, GMA tsaka TV5. Mga ganun. Uy, pero yun! Oh, naku po! Guerrero rito and Leon Guerrero will fall. Mga, ang lamang lang natin, kitang-kita natin yung action. Oh, action kasi TV. Kasi naka-universal slow motion dancer. Universal slow motion dancer tayo dito. Illuminate trying to delay ang push ng IG dito pero IG hindi sila papapigil and they know that they have the advantage dito. And this the tier 3 tower the tier 2 tower in the mid lane will fall. IG will just back off Burning. Sabi niya kahit unahin ka naman yung manta ko ganun pa rin mabubuo ay yung diffusal mabubuo pa rin yung manta ko rito.
at Mantalicious Papaball na ang item ni Vermin dito. Meron na siyang enough money to buy that recipe. 1-5 gold at orb to follow para dito kay Burning. Ang Chinese, no, kuya, di mahilig bumili ng resibo. Ha? Mahilig bumili ng resibo ang Chinese. Dahil literal na hindi nila uunahin yung ultimate orb or yung ano na may stats. Basta meron silang pambili ng recipe dito, uunahin nila yun. Alam mo ba, nabuta mo ba yung panahon ng Dota na pag pull item ka na, bumibili ka lang ng ano, ng scroll Dota ng repression one orb. Oh, sa Dota 1. Hindi ko na. Dati sa Dota 1 kasi walang limit yung buyback. Okay. Kung gagawin mo para may buyback ka, bibili ka ng scroll ng repression orb kasi 1885 yata or 1875 yun. Uy. Ang buyback dati 14 lang ang max. Pag binenta mo yung scroll, 14 yung benta. Kaya pag may anim na scroll ka ng ano, may anim na buyback ka na panigurado. Nasa manok yun. Ganun yun. Sa uso yung TP save. Walang fortification dati. Ang kasi, uso, TP save. Kasi pag dati, pag nag-TP ka sa structure, invulnerable yun. So, ang gagawin mo, pag tinker mid ka, habang, yung TP kasi nun, nagko-cooldown eh. Bili ka ng bili ng TP sa base. Ganun yun. Para pag pinupush na kayo, TP rearm ka lang. TP, rearm. TP, rearm. TP, fortification. So, yun mga kaibigan. Onting Dota history lang with you. Wala eh. Tandaan nyo, do not mess with the veteran. Do not mess with the veterans, yan, tatandaan nyo. Ito lang yung naalala ko dati na, ano ba yun? Wala, nakalimutan ko. Mamaya, matatandaan ko yun. Ano yun? Hindi, may natandaan akong mechanic dati sa Dota 1 na, ano, pero nakalimutan ko yun. Invisibility rin si Burning Uy, dito. Naku po, chap-chap! Si Kotol Katol, mga kaibigan, nahuli si Kotol Katol. Chinukchak ng walang pag-aalinlangan. Patay na naman, naka-chop-chop na naman ng bagong putahe. Itong si Burning, mga kaibigan. Uy! Naku po, dalawang patay dito, pero si Igop! Si Igop na naman ang taong pogi. Ang taong pogi. Usually, pag pogi ka, madalas ka mapag-tripan. Madalas ka mapag-tripan talaga pag pogi. Kaya ako, yung maging pogi. Sa kanila na akong pogi-an. Oo, sapat na akong mukha akong salbahe. Ice ban. Tapos ano, meron ka pang Balbas ngayon. Oo, malupit yan. Balbas na. Gaming. Balbas Game 2 strong, mga kaibigan. Alam mo, so ito, Burning just going for that objective. Going for those objectives na... Ito, style pop by Burning pa. And Tier 2 Tower in danger of falling. Monkey King is here as well. So at the moment, patay lang dito ang Outworld Devourer and the IG, they are underway. Only one Tier 1 Tower remaining dito sa side ng LG... Tier 2 Tower remaining on the side of LGD and that is the Tier 2 Tower in that bottom lane. And there is no stopping Mr. Burning at this rate, mga kaibigan. Although mas mayaman ang Morphling sa kanya, mas effective yung playstyle ni Burning dito. Morphling now up with an Ethereal Blade, so he will now be able to burst down yung mga magiging potential target niya. They want to go for Burning. Pero Burning with this Blade Fury, tignan natin kung ano. Oop! Mauna ba? Yes, oy, mauna. Pero ganda ng stun doon. Monkey King is here. Tignan natin. E-Blade! Saan nabigyan? Attack! Oy! Naging oy, pero puno. Naging panggap puno na siya. Puno. At okay, isa siyang bayani. Ayun, naalala ko na kuya di. Ano? Kung ano yung sasabihin ko kanina. Alam ko, tatanong ko sana sa'yo, di ba ang buyback na may cooldown, nagsimula yan Dota 2 na? Ata. Di kasi ko alam ko merong isang tao na parang sobrang lakas niya, tapos buyback lang siya ng buyback at sobrang dami niyang pera. Tapos after nun, ni-nerf. Alam ni Wolf yun eh. Pero hindi ko alam. Nakalimutan ko na yung mga pagbabago. Sobrang pagbabago. Marami ng pagbabago. Marami ng pagbabago. Dota. Pero alam ko mayroong ganun instance eh, na sobrang yaman niya. Tapos binaybak niya na lang ng binaybak yung buong laro. Basta ako, meron kaming laban dati. Yung kalaban namin, Kerry na Razor. Anim na buyback bago kami nanalo. Oo. Digmaan talaga. Hindi ko alam yung sa repression ito, na yun. Burado na naman ito. Makakaburado. Uy, naku po. Pero napatay nila. Si Center Warane, pero may mabibiktima sila rito. Ang prinsesang nagangalang Crystal Maiden and Ethereal Bed. Pero the Chukchak is real. At eto na, si Burning is now on a mega kill streak. Killing spree para naman kay Ame dito. And kills after kills ang ginagawa dito ng LGD and IG. LGD does just delaying yung push dito. Hindi pwede mahuli kuya din ni Burning dito si ano. Uy, pero yun the purge! Naku. Burning dito just being very aggressive at eto na ang sinasabi natin, hindi pwede masyado lumapit. Pero eto na, Yao with the stun, with the Ethereal Blade, pero the stun coming up from Monkey King. At ayun na! Sumabog. Oh. Burning going down, dominating streak for that Morphling and it will Uy. Be Ame killing etong si Burning, stopping that unstoppable streak. MK, huli na doon. And Morphling. Ito na ang simula na pagyan. Hindi naging malaking factor dito yung OD, no? Yung Outworld Devourer.
Hindi siya sumasama eh. Lagi siyang patay. Kung magawa si Valdez siya eh. Alam mo kung ako, OD, engagement, babagsak ko kagad yung ulti ko para walang mana si Morphling, si Lion. Lahat sila, walang mana. Diba? Hindi naman nai-abol damage siya. Abol mo dyan na ma-hinder yung naman, fighting naman capability nila. Pero of ito, course, pag pinagsak mo yung ulti mo, damage na rin man agad yun. Para matulungan mo lang si Burning na hindi na makalayo sa kanya si Ami. Pero ito, maganda to. Swanity Eclipse is ready. E-Blade, naku, delikado. Patay na naman si Clockwork dito. Eh, OD, on the backside, trying to take down the center of a run. Uy, pero walang mana. Uy, pero nabuhay dito si Exe, ha? Oo, and he at least they will stop. They will stop the, Roshan. The aggression on the Roshan. Pero pwedeng bumalik dito. Burning is now up. And pwede nilang sila kumuha ng Aegis dito. The Roshan is very low on HP. Morphling will try to use his Replicate. Pero alam naman natin pag pumasok yun sa Roshwit, di makakalaban yun basta-basta. Pero yun nagtawag. Nagtawag na tropa. Si Clockwork, hindi siya nag-hookshot dun eh. Pero si Bobo ka dito. Wala siyang ulti naman. Pero, oy, naku po! Ayun na, naging problema mo. Pinutol yung puno. And Bobo ka, go down mga kaibigan. And Bobo ka, he is dead. Tignan natin anong plano. Patay na rin dito. Double kill para dito kay Ami. And the Morphling is now on the unstoppable streak. Burning and company. Delikado sila rito. Center War Runner with that hoop stamp. Delikado si Crystal Maiden and Morphling with a triple kill. Paisa-isang pumasok dito. Nag-audition ang IG dito. Pero mamamatay ang Lion. Mamamatay ang KOTL. Pero Morphling will be able to get that Aegis of Immortality. So ayun mga kaibigan, gumamit ng resources kasi yung IG Gaming dun agad-agad. Dinamit nila yung sanity. Ito kalamangan nila, chinap-chap na, kumbaga tinatabla na sila unti-unti dito. The momentum now shifting towards the side. Pero nandun pa rin yung problema dito ni Ame na hindi siya dapat malapitan dito ni Burning. Kasi the Mantasile with the Diffusal Blade, matatanggalan agad talaga siya ng mana dito. So alam mo, ang kailangan talaga kasi is mana on that Morphling para ma-keep, kumbaga keep away game. Laging malayo siya dapat dito. Well, may room for error ang LGD at the moment. Ano? So, reconnect lang tayo ulit. Reconnect lang tayo. Reconnect mo na muna, Beshu. Yun, no? So, yun mga kaibigan. Shoutout pala sa sponsor natin. Sa Whipcup. Gearhead Online, Boss Gab Mendoza, Whipcups Philippines, at syempre, Boss Alvin Beltran, Jack in the Box. Ng mga hoodie production natin dito. Saka yun mga kaibigan, kung gusto nyo makita yung pormahan ni Kuya Di, alam ko gusto nyo gayahin yung pormahan ni Kuya Di. Wala mga pormahan eh. Hindi, yung mga wala naman, hindi ako mahilig bumili ng mga damit. Follow nyo ako sa Instagram, Duno Duno. May, merong isa sa Instagram, ang pangalan niya, Duno Duno din, tapos yung dilagyan niya lang ng isang O. Pinalo ako. Tatlong O na yung Duno niya. Ginaya ako. So ito, kung gusto nyo makita ulito, syempre, makikita nyo yan. Ano yan, Lakers yan. Nick Automatic, Nick Automatic ang nag-design pero Lakers inspired. Sa ilalim nito, puro ano eh. Buhok. So ayun mga kaibigan, kung gusto nyo makita uli yan, syempre, pumunta kasi sa YouTube. YouTube.com/MinesKTV. Mabilis na ba? Ito, tignan natin medyo. Tignan, hindi natin mahusgahan. Kaso, 16-14 ng scoreline natin. Lo, labas mo nga yung network natin. Pero umayos naman. Umayos ata. Ayan, mukhang umayos nga. Lumipat ba tayo ng connection? Hello? So maganda, maganda. Maganda, maganda naging resulta. Tignan natin dito kung ano mangyayari. Hindi na tayo, universal motion dancer na tayo. Uli! May nahuli dito si Clockwork Murado sa mapa. The Morphling now capable of taking down anyone on the side. Actually, gumamit sila Kuya din ng Finger of Death doon ah. Just to take down that Clockwork. Combo na yun eh. Kumbaga, E-Blade Finger, yung, ang tawag doon? Yung adaptive strike. Wasak talaga kung sino tatamaan. Pero may dagger na si Burning dito. Pero may basher na si may basher si Burning dito. So kapag nalapitan niya at nagbash ng matindi-tindi dito kay Ame, mabibigyan si Ame. Nakabasher na ba si Burning? Nakakabili lang. Anong item ni Burning dito, Bessie? Patingin nga ng item ng Juggernaut. So let's go to the Juggernaut. Just going for Scuddy Pippin. Scuddy na. Itong si Morphling. Pero dito, tignan natin kung ano ang gamit ni Juggernaut dito. Let's go for an item check. Hindi. May, si Monkey King may basher. Alam kong kakalabas lang din eh. Meron dun sa gilid. Tignan mo nga si Juggernaut. Alo. Juggernaut pero dito. Juggernaut. Burning. Juggernaut. Juggernaut. Hindi niya tayo naririnig. Hindi tayo naririnig. Hindi niya alam yan. Juggernaut yata. Juggernaut. Yan. Juggernaut. Ngayon nakabasher na. So, yun mga kaibigan, kitang-kita nyo naman. At bibili pa siya ng Gloves of Haste. Extra attack hindi, speed. Hindi, ano yata yan eh. Para saan yan? Maelstrom? Pwede? Wew. Tingnan natin. Piling ko kailangan niya ng Scuddy. Ito, smoke coming in from IG.
They will be looking for an engagement dito pero may yung LC baka gawin nila pero they know that it's an illusion kasi hindi nag-pop yung smoke nila. Pero nag-pop doon, nahuli. Si Beef Tenderloin dito, the Imperial Blade freezing build, nagkakaroon ng kabulan dito, and the board playing is on the backside. Nagkakaroon ng ulit. Gusto nilang oh! Aray ko, babes! Mababatay ba nila? Hindi, Monkey King with the ultimate. Barbling will be able to wave. Nako, nakikipagbakbakan dito, Legion Commander. He will go down. OD will fall. Barbling, walang mana. There's that blinding light. Aegis will be pop, mga kaibigan. Nagkakabulan dito, tignan natin. The Juggernaut. Pero okay na sila doon. Pero tatlo okay pa na sila doon. Okay, pero bobo ka dito, mga kaibigan. Nasa puno. And he will just get out of harm's way using his three dance. Uy, pero eto, susubukan nila. Uy. Whoop! Nag-ahabol pa. Gusto mo na mabibiktima pero magandang panalo para dito sa IG. That was a 4-4-1 trade, mga kaibigan. Yung Aegis dito, ni dito natin na Morphling, na wasak. So nakuha nila yung Aegis. Yes, they have managed to snag the Aegis. They have managed to take down 3 heroes as well. Uy! Pero Morphling! Morphling dito. Ang bilis ng gamay dito ng Morphling. Godlike strike by Amit, taking down that Monkey King. And with the travel and the replicate, Morphling is a global presence to be a very big problem on the side of IG. Isang napakalaking tinik dito. Itong Morphling na akin. Nakita na libre nga na si Morphling, na si Burning. Yan, libre ito ah. Akin na to. Uy. Pero kuya, di ano bang bubuin dito para sa'yo kung ikaw si Burning dito. Skadi, the Burning Skadi. Mentality. Skadi, ano by Burning. The Burning Mentality. Hindi, mag-abisal siya para may lockdown sila. Pero kailangan mabuhay si ano OD. Kailangan si OD, mas wanted i-eclipse niya kagad yung kalaban. Mm-hmm. Kasi yung problema dito, nati-takedown talaga na mabilis si OD dito eh. Actually, hindi na nga nagiging factor dito si OD. Actually, malapit na anong talent ng Morphling na 25? Tingnan natin. Direct. Anong talent ni Morphling na direct. 25 ni Morphling? Nag-uusap-usap ata kasi sila doon. Hindi ko alam kung naririnig tayo ni Alo, pero Alo, anong level 25 talent ni Morphling? Wala. Mahina yung ops Alo natin. Pero eto, the wrap around the recall dito, and he will go for that blink in, pero siya pa ata masasaktan Burning dito, mga kaibigan. Will he get thrown out with a duel? Pero hindi. Uy, pero ito, may nahuli sila rito. There's the stun, but there is that disengage na manggagaling. Anong level 25 talent ni Morphling, Alo? Yata na rinigaw yun. Replicate damage tapos wave plus 50%. Range. Plus 400 waveform range. Anong pipili mo dyan? Ako yung ano? Pakiramdam ko kuya. Waveform range. Waveform. Pero kung mauhuli niya kasi si Burning dito. Ako ito BKB na. Mahirap na patay si Burning. Kung ma-replicate niya si Burning dito kuya, di pakiramdam ko maganda yung gagawin ng replicate damage na yun eh. May defusal tong si ano eh. Di maganda yun kung may Aghanim Scepter ka. Oo, sa bagay. Ganun yun. Oo nga pala. Kasi kaya nga pala gamitin yung primary skills. Pero maliban sa ulti na skill, kaya gamitin ng replicate na may Aghanims yung primary skills ng isang hero. So yun mga kaibigan, maganda. LC with the BKB. So double BKB pickup on the side of LGD dito. They have the BKB up and running on the Morphling and as well with the Legion Commander Burning. Going for a... They're still Mail going for the aggression, pero will they spot out maybe here? Hindi nila nakita. Medyo mababay. Wrap around, pero alam dito ng IG na kailangan nila mag-defend dito. They need tier 3 ang punteriya dito. Naunang nakaubos ang LGD dito, pero tignan natin kung uopensa na ba ang LGD dito. Problema, hindi nila mahuli si Burning ng duel. Kung nahuli nila si Burning ng duel, tapos na. Uy, pero Dayon yun. Going in. Tignan natin dito. Duel. Oh my God. And immediately taken down. Omnislash to follow. Pero nagkakabakbakan dito. Legion Commander will fall. Here comes the clockwork. Morphling nasa gitna. He will trigger the shrine. And they will not catch itong Morphling. And I think that was a big misplay on the side of XXS. Pinorstop niya yung, ay hindi, ginamit niya yung cogs para ikulong. Nakulong din doon mga kaibigan. Wait, eto, si Burning, gusto nila patayin dito. Tignan natin kung mapapatay din si Burning. There's a blinding light. Burning will pop that Manta style. He will not go down dito. And clockwork is low on HP. Pero the illusion is real mga kaibigan. Ang katinang damage ng illusion dito. Burning, he needs to regen up dito. There's a fortification to delay the inevitable. Here comes LGD, the Lion. Blinking in again ang kanilang Lion dito. And they will take down itong Monkey King. Shot pero the two man hook shot at Burning going in. Nasa gitna kaso ang ganda naman ng replicate out. Sila pa'y naiwan dito.
It's Burning. Will he go for the chase? Pero may naipit. Oh, may naipit. May nahuli doon. May nahuli doon. Si Kentor. Si Kentor. Si Kentor Lamar. Naku po. Aray ko. Aray ko. Burning is on the killing spree. And yes, they will be successfully defending itong kanilang set of racks dito sa top lane. Here, that is a very, very big win for LGD. Si and no impact at all itong Igop, mga kaibigan. Alam po, Lina lang yata alam gamitin Igop dito eh. So, yun nga. Ang ganda din kasi ng ginagawa dito ni Yao, talagang very aggressive siya sa kanyang Lion. Alam niya na kaya niyang pumatay or kaya nilang pumatay if ever may mahuli siya. Pero Burning dito, going for the Roshan. Will they take this in time? I think LGD knows what's up. Pero walang buyback etong LGD Center. So wala silang Stampede dito. Diyos ko. So tignan natin. Here comes the Legion Commander, makakatalon, hookshot will not follow, oh my god, that is a dead clockwork nasa gitna. Uy, bopping. Pero maganda, bigaya dito. Although 2-4-2-3 at the moment, Morbling will be able to waveform out. Here comes the Lion, delaying si Burning dito. And the Cog magagana in favor of LGD dahil hindi makakadaan si Burning and company rito. Although Roshan is... So, totoo lang kuya, di ang pumapatay sa sarili niyang team dito or talaga yung illusion ni Burning. Ang hindi, ang nagpumipigil dito kay La Burning talaga tapos kay sa mga kay Monkey King na pumatay talaga ng pumatay dito is yung sariling cogs ng clockwork nila eh. Kasi lagi silang naiipit dun sa dulo or kung hindi man sila maiipit, naharangan sila. So, hindi naman, wala namang epekto sa kanila yon. Ang problema lang kasi, lagi silang naiipit dun sa gitna or hindi sila makadaan dahil nasa path yun. Narakin si Burning dito. Morbling on that mid lane. Burning. Juggernaut, no ultimate available para dito. Tignan natin kung ano magiging play. And magiging defensive muna ang IG dito since merong Aegis ang LGD dito. And LGD, the Morbling, mga kaibigan, playing a perfect game para sa kanilang kupunan dito. Samantala, medyo kulang kinakapo sa item itong si Outworld Devourer dito. Siya yung naging non-factor dito. Hindi kaya buhatin ni Burning to na mag-isa. Hindi ito yung game na gusto ni Burning na talagang buhatin niya. Kasi this is a Morphling. Ngayon yung Morphling niya nakapag Midas na boost yung farm niyan. So mabilis niyo makakuha yung mga items niya. So kailangan mag-step up dito ni Igop or matatalo sa game na to ang IG. So tingnan natin kung anong pwede mangyari sa game na to. Bilog ang bola ng Dota. Tingnan natin ang net worth. 28,000 net worth ang kay Morphling, well, 20,000 lang yung kay Juggernaut. So, in terms of itemization, lamang na lamang dito sa position 1 carries ang ito Morphling. Ito na si Morphling. Like a boss, mga kaibigan. Pushing like a boss. Ang sakit sa mga. Ano ba yun? May turret din kanina. Pero yun, nakikita naman natin. Ano bang item ni Morphling dito? Wala, demonyo na yung Morphling na yan. Wala na. Scuddy Pippen na. May BKB na sa backpack. Tapos kayang-kaya na i-burst down kahit sino. Wala. I think kasi pa-F5 nga direct. I think kasi wala ka din kasing isa lang ang glimmer cape nila dito which is on Q. So, yung magic resistance na nabibigay niyan. So, yun. Maraming salamat direct and bobo ka dito with the Shadow Blade. Pero what can they do? Nakabakbaka na sa baba si Morbling. Susubukan yung ubusin naman. Hoy, naku po! Walang bawas and Burning. Oh, tignan natin kung mga gagawin ni Burning dito. Napalaban siya. Naku! Aray ko, babes. Yun na lang ang masasabi ko. Delikado si Burning and Burning will fall. 1v1 with a great one godlike. Buyback coming in from everyone dito. Tignan natin kung ano mangyayari. Their center war runner. Inuubos ang mana rito. Beam Tenderlane na magagana pero ang Morbling is on that bottom lane. Bumalik si Burning for round 2 pero magtatakbo na siya. Wala na siyang mana pero will the bash connect? Walang dagger. Uy! Huli. Naku po. Huli ang hookshot dun. Hookshot mang naganap. So ito nakitang-kita natin mga kaibigan. Ang laki pa ng tulong ng IG dito. Morphling hindi nila na-control. Hindi nag-snowball dito ang OD. Dito ni Tito natin Igop. Kaya medyo nasa alangan. Nasa alangan. Wala na rin silang buyback dito eh. Well, kung titignan mo, Kuya D, bumaba nga yung network dito ni Juggernaut eh. Nag-buyback kasi siya eh. Yung 20k niya kanina, naging 19k. Pahirap ang takbuhan nila rito. Pero ito, the Sod, they know that they have to make something happen. If they don't make something happen here, they are just going to lose.
and they are just delaying the inevitable. Pero nandun si Morphling. Will he catch out someone somewhere someday? And that somehow uy, pero ito si X. Bin-lead mail. Oy, Peke, akala mo ikaw target ko. Fortification, tingnan natin dito kung hindi na knockback. Wala siyang pakialam sa nararamdaman. Uy, pero si Burning dito, ayun, napaikot. Narangan. Yun nga yung sinasabi. Yung sariling kalaban nila dito, yung kag ng sariling nilang clockwork. Hindi makapalo si Burning. Malungkot. Tapos siguro nag-uusap yun sa Burning sa bootcamp ngayon. Dapat talaga hindi natin pinili yan. No, nasa mali. Dapat lina ka na lang, pre. Wala kang dating mag-OD. Sabi ni ano. Radiant's current. Pero ayun, they ban out the lina. So, paano na ang gagawin dito ng L, ay, ng IG? Pero eto, they catch out the clockwork with the Hex. Pero ayun. Uy, grabe. Iniwasan lang. Ganun-ganun na lang. Takatakas na. Center war runner trying to stop. There's that duel, mga kaibigan, na naganap na duelo. And that, I think that will be the game. That is the game, mga kaibigan. OD, a non-factor. And we're probably gonna go to a game 4. Morphling just doing work. Trabaho lang. Walang personalan. And HH is called. HH was called. The next to GG. HH was called. And that is a dead IG. Hindi nila makukumpleto ang sweep. Instead, we will go into a...